Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and it's me, Trixie! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, kamusta naman kayo? Ngayon lang ako ulit nakapag-vlog kasi medyo kasi mahirap pag-isip ng mga eco-content sa YouTube channel. So, hindi na ako nakagawa ng mga previous months. And then, gusto ko kasi unique yung mga nasa yung nasa content ko. Gusto ko ayokong manggaya. Ayoko yung kung ano lang yung uso. Dun lang. Ang gusto ko kasi is iba yung content ko. Parang gagawa ko ng sarili kong content na unique. yun lang. Pero okay din naman yung mga content ng mga ibang YouTuber. Pero yun nga, medyo nahirapan din kasi ako sa time. Tsaka kung paano, sa pag-edit. Yun, medyo mahirap kasi yun talaga sa isang nag-start pa lang ng YouTube channel. So, ayun. So, ang gusto ko lang i-share sa inyo ngayon is about dengue. Kasi, di ba, maulan ngayon, tsaka ang dami ng nagkakasakit ng dengue. And yung worst pa na mga nangyari is na matay yung mga batang nagka-dengue. So, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin. Well, ano naman to, basic lang. Usually or normally, alam na natin yung mga dapat gawin. Pero I just want to remind you guys kung ano yung mga dapat natin gawin. Kasi dumadami na siya ngayon. So, though sabihin natin nawawala-wala yung ulan, tapos babalik siya. Yun yung mas prone tayo sa ganun. Or mas prone yung dengue sa ganun. Lalo na yung mga bata. Kasi hindi tuloy-tuloy yung ulan. I mean, hindi ko alam kung nagets niyo yung point ko. Pero kasi diba, kunyari ngayon umulan. Tapos bukas hindi umulan. So tendency niyan, hindi natin mache-check yung mga timba na napagdalagyan ng tubig. Yung mga tawag sa bubong, yung mga ganun, yung mga alulod, yun. So, hindi natin na-check kung may mga namumuong, nangingitlog na mga lamok, di ba? So, medyo, para sa akin, mas ano yun, mas delikado. Mas maganda yung araw-araw umuulan, kasi at least, na-flush ba? I mean, nawa-wash away yung mga dapat na mangingitlog na, di ba? Ng mga lamok-lamok. Yun, so yun lang. So, ano nga ba ang dengue, guys? So, ang dengue is a virus from lamok na, yun nga, yung mga nangingitlog dyan sa mga, natin, naiwanan nating tubig, yung mga madudumi. Kasi, di ba, kaya nga nagkakaroon ng kitikite. Pag matagal na yung tubig, nagkakaroon siya ng kitikite. Then, from kitikite, magiging lamok na siya. Di ba? Tapos, from there, mag-spread na siya ng virus. So, yun. Ayun. So, ang dengue ay sobrang nakakatakot na virus siya kung tutusin. Kasi, traidor na sakit siya. I mean, na virus. Kasi, hindi mo naman agad malalaman na na-dengue ka na. Kasi, di ba late, nagkakaroon ng effect pag nakagat ka ng lamok. So, ano nga ba yung mga symptoms pag may pag meron ka ng dengue or kung meron ng may dengue sa inyo. So, yung unang symptoms niya is of course yung nilalagnat. So, if yung lagnat is consistent hanggang 3 araw, parang every parang nawawala tas bumabalik, nawawala tas bumabalik, you should consult your doctor na to check yung blood para malaman kung na-dengue or hindi. Okay? Tapos, yung next symptoms natin is muscle, bone, and joint pain. So, ibig sabihin, pag alam mo yung feeling na
may trangkaso ka, masakit yung mga ganito, ganito mo, mga muscle mo dito. Yan, and then, yung mga buto-buto mo, parang medyo masakit. Yun na yun. Isa siya sa mga sintomas ng dengue. Actually, galing yan kay Unilab. So, may source pa rin tayo kasi ayoko naman magbigay ng wrong information. Okay? Yung sumunod naman na symptoms is headache at pag naduduwal ka or naduduwal-duwal ka. Yun yung isang symptoms niya. So, pag may lagnat ka naman kasi, totoo naman na nahihilo ka tsaka naduduwal ka, di ba? Or tendency pa nga is talagang nasusuka ka na. So, yun nga, kung ako lang, if ever na ganun nga, basta sabi ng doktor, if 3 days consecutive na may lagnat ang isang tao o ang isang bata, kailangan na ipa-check sa doktor kasi baka yun nga, baka dengue na siya, or kasi hindi natin masabi, hindi naman natin alam kung saan naglalagay yung mga bata, di ba? Lalo na yung pamangkin ko, yan yung pamangkin ko si Prince. Ano siya, 2 years old. So nung nakaraang linggo nilagnat siya. And then yung nanay niya nataranta na sabi niya yung nilalagnat daw, ganyan. So kami rin syempre nataranta. Syempre baby pa yun, no? 2 taon lang yun. Tapos ang ginawa namin is dinala namin siya sa doktor kasama ako kasi gusto ko malaman kung anong nangyari sa kanya. Then nung chinect na siya ng doktor, nag-check ng urine and then the blood, okay naman yung platelets. Nakita UTI. Pero at least chinek, di ba? At least napacheck. So, yun, mas maganda. So, ang bilin sa akin din ng doktor is magpapacheck lang pag yun nga yung lagnat ay tumagal ng 2 to 3 days hanggang 5 days. So, that's the time na magpapacheck up para hindi rin tayo masyadong naaksaya ng pera. Di ba? Kasi, ano nga lang mamalay natin, baka ano lang may napanood na natakot. Di ba pag yung mga bata natatakot, nalalagnat. So, yun. Going back dito, yung next na symptoms nga niya is nabanggit ko na kanina, pagsusuka, kung nagsusuka ng continuous yung bata or yung may dengue. Sunod is rashes, kung meron siya maraming tuldok-tuldok na pula sa katawan, and the pain behind the eyes. So pag masakit yung dito, pagka medyo nararamdaman nung yung kung yung isang tao is mayroong dengue, medyo mahirapan siyang mahirapan siyang dumilat dahil masakit yung ganito niya, or mas pipiliin niya lang matulog ng matulog kasi nga hindi niya madilat. So yun yung mga symptoms niya. So yun, nakalagay din dito if yung fever naglast ng 2 to 7 days, medyo life threatening na daw siya, nakalagay dito, at pwedeng mag-lead sa complications. So, mas maganda kung talagang 2 to 3 days pa lang na nilalagnat ang person na may dengue, ipacheck nyo na agad. Yun lang ang ano natin, ang kailangan natin gawin. Kasi, hindi natin malalaman, hindi naman tayo specialista until ipacheck natin sila sa doktor talaga. Okay? So, paano nga ba natin prevent ang dengue? Kayo ba, alam nyo ba kung paano tayo makakaiwas sa dengue? Siyempre, maririnig ko ba kayo? Diba? Siyempre, hindi. Yun. So, sa akin, ang talagang reminder ko lagi sa kapatid ko, kasi bunso namin yung may anak na baby pa, si Prince. So, laging kong reminder sa kanya is kailangan laging naka-jogging pants pag matutulog yung anak niya. Lalo na sa gabi. Hindi naman lagi. I mean, pag sa gabi lang. Kasi, di ba, hindi naman natin nababantayan pag sa gabi yung mga bata. Kasi tayo mismo tulog, di ba? Alam, paano natin babantayan yung mga bata? Or better na bumili tayo nung mga, alam niyo yung mga parang band-aid na mosquito repellent, yung nilalagay sa damit, yon,
Lalo na kung 1, 2, 3 years old pa lang yung bata. Kasi as far as I know, hindi pa pwede silang lagyan ng off. Pero okay din na bumili kayo ng off kung yung bata naman nalalagyan ninyo is 7 to 10 years old. Ganun. So, ayun. Yun talaga yung mga effective na talagang nagamit naman na. Kahit ako, yung bata ako, ginagamit ko yun. Off talaga. Tapos, yun nga, mas maganda talaga kung naka-long sleeve sila. Both top and bottom na damit. Kasi, hindi natin talaga maano yung mga lamok-lamok na yan kung saan ba sila nanggagaling. Kahit pasabihin mo na naka-electric fan ka. Diba? Yung kapatid ko nga, 15 years old, nagka-dengue. Diba? Ayan. So, naririnig ko na yung pamangking ko sa labas. Nagising na siya. Ayan. So, ano ba? Ang also, ayun nga, pag umulan, automatic i-check ninyo yung mga timba, batsyap, langgana, tabo, na mga naiwan sa labas. Kasi dun yung nagkukos ng pangingitlog ng mga lamok-lamok na yan. Okay? Mas maganda i-check nyo yun. Magwalis kayo sa labas. Walis-walisan nyo yung mga nalaglag na mga leaves ng mga mangga. Kung ano man yung mga kalat sa labas. Kasi pag makalat sa labas, nagkukos din yun ng lamok. So, walis-walis lang. Or mas maganda kung mag-spray kayo ng Bygone kung wala naman yung bata pa sa bahay or kung wala masyadong tao sa bahay. Kunyari, ikaw lang, natira ka lang kasi alone ka, wala kang jowa. Sarap. Yun, kung ganun, mag-spray ka lang ng mga Bygone para at least pagdating nila, wala na yung mga lamok. I mean, medyo na lesson na kung meron man. Diba? And then, always make sure, ano pa bang kailangan natin i-make sure? Or, yun, yung isa pa, pwede kayong bumili nung, ano ba itong tawag doon, yung sinasaksak mo, tapos may ilaw, tapos pag may dumikit doon na lumilipad, tuk, pumuputok. Meron ganun noon na yung pang badminton, diba? Yun, bumili kayo ng ganun, kasi isa rin yung effective din daw siya, sabi, nung, nung friend ko, kasi may ganun sila sa bahay nila, at may baby din sila doon. And, ayun, ano pa ba? Ayun, bumili kayo nun, yung sinasaksak na yun na umiilaw. Kasi, at least, kahit pa paano, yung mga lumilipad-lipad, kahit ipis pa yan, tepok pag nabigit. Pag dumikit sila dun. At nandyan na rin yung tatay ko, naririnig ko na sila. Okay, so, ano pa ba? Siguro yun lang. Basta, always make sure to keep safe, guys. Lalo na yung mga bata. Mag-check, maging mapanuri tayo, sabi ka ni Kuya Kim, maging mapanuri, mapagmatsyag sa mga bagay-bagay na mga nangyayari para makaiwas tayo sa mga yung mga pwedeng masasamang mangyari, di ba? Mas maganda na yung may alam tayo kaysa wala tayong alam at nganga tayo pag dumating yung panahon na meron ng ano ba pag may dumating na mga ganong pangyayari sa pamilya natin. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood ninyo sa vlog ko. At sa mga nag-subscribe, kahit hindi ako nag-upload ng video, ng vlogs ko, maraming salamat. Na-appreciate ko talaga yun. Kaya, ito, gumagawa ako ng panibagong content. Nagtatry ako ulit. Also, magpapasalamat ako sa kwarto ng kuya ko kasi hindi ako pwedeng mag-take ng vlog dun sa kwarto ko kasi maingay sila mama, pati yung pamangkin ko. And also, I would like to thank yung gumawa ng koko ko. Ayun, Mick and Mel BGC sa tapat ng Uptown. Mick and Mel. Meron silang Facebook page, so ilalagay ko na lang din sa description box. Then you can follow them on Facebook, Instagram. Yun, Facebook and Instagram. Magagaling yung mga staff nila at mababait. Tingnan nyo, ang ganda ng koko ko. Special mention kay LJ sa gumawa ng koko ko. Okay? Don't forget guys ha, Mick and Mile BGC 34th Street. Yun yung ilalike nyo ha. Yan. So, bago lang yun. Bagong tayo lang siya nung May. And then, magaganda talaga yung mga gawa nila dun. You can check their Facebook account and Instagram account.
para ma-view nyo yung mga ginagawa nila. Tsaka yung mga inspo nails nila. Talaga ito, itong, wait, singit ko lang. Itong koko ko is, ano to, gel. Gel, oh, gel siya. Tama. Tapos, ano siya, yung design is different color kasi siya. Isang pink, isang light green. Tapos, parang shell. Parang mermaid keme, ganun. Okay, so follow nyo sila. Nandun sa description ko, ilalagay ko siya. And yun guys, maraming salamat sa pag-take time panonood ng video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click subscribe and the tiny bell para updated ka sa mga video ko. And I will try to upload ng mga more videos about yung mga makakatulong sa buhay-buhay natin. Okay? Maraming salamat sa inyo guys. And I hope to meet you all soon. Lalo na yung mga nag-follow sa akin. Nakakatuwa. Maraming salamat. And God bless you all. Have a safe and a good night to everyone. Bye-bye!